So, paano naman kaya kapag ang pre-consolidation pressure daw natin or PC is equal to 150 kPa na, no? So, tingnan natin dun sa ating graph. So, kung ito yung ating PC, di ba? So, 150 kPa. So, ano ba yung ating P1 tsaka P2? So, yung P1 tsaka yung P2. So, yung P1 natin ay 107.52. Then, yung P2 natin is 157.52. So, ano ba yung 157? Mas maliit or mas malaki kay 150 kPa? So, syempre, mas malaki na si 157 kesa kay 150. So, ibig sabihin, lagpas na siya dun sa ating pre-consolidation pressure. So, nandito na yung ating 157.52. Then, yung 107.52 naman. So, nandito siya banda rito, no? KPA. So, ngayon na nandito na yung ating delta P, PO plus delta P or yung final pressure natin. So, nagpa-fall na yung ating situation doon sa ating case 2. So, ano ba yung case 2 natin? So, balikan natin ulit yung ating diagram. So, yung case 2 natin, so, meron na tayong change in delta E dito. Okay, change in delta E1 plus change in delta E2. I-add natin yung change in void ratio natin para makuha natin yung ating case 2. So, CS plus CC na tayo. Balikan natin yung ating basic settlement formula, which is initial height. Okay, change in delta E all over 1 plus EO. Okay, so ano ba yung ating delta E? So, yung delta E natin, meron na tayong dalawa. So, yung delta E natin, meron na tayong CS log P2 over P1. Tsaka meron pa tayong isang delta E na CC log P2 over P1. So, mag-iiba lang yung P2 over P1 kasi magiging consolidation na yung ating, magiging pre-consolidated na yung isa natin. So, simulan muna natin dun sa swell index kasi ito yung nauuna na slope natin bago tayo pumunta dun sa ating compression index. So, dun sa swell index muna tayo. Ano po ba yung solve natin na swell index? So, yung swell index natin, yun, siya ay 0.054. Okay, so input natin dito. So, delta H, case 1 muna. Delta H1 muna natin. Case 1, H1 over 1 plus EO times yung CS logarithmic ng P2 over P1 natin. Okay, we're in H1 natin. So, 8 meters all over 1 plus yung EO po natin. So, ano ba yung ating void ratio? So, yung void ratio po natin, ayun, 0.8 times yung CS natin na na-solve kanina, 0.054 times logarithm po ng, okay, P2 over P1. So, ano ba yung P2 natin? Ano ba yung P1 natin. So, balikan natin doon sa ating figure. So, nandito tayo, diba? So, P2 minus P1. So, ano ba yung P2 natin? So, yun, pre-consolidation pressure natin. So, ano na ba yung P1 natin? So, ayun, 107.52 yung initial effective stress natin. So, therefore, P2 minus P1 pala. So, ang gagamitin pala natin dito na P2 ay yung PC and then yung P1 po natin ay yung effective stress pa rin natin. No? Effective stress. So, yung PC natin, ano ba yung PC natin? Ayun, 150 all over yung, ano ba yung effective stress natin? So, yun yung unang na-solve natin, no? 107.52 kPa, no? So, ngayon, pwede naman na natin itong isolve. Sige, solve na natin. Okay, so, yung atin daw delta H1 for case number 1. Dito, sa delta H1 natin, meron po tayong settlement na 0.0347 meters or okay, 34.7044 millimeters. Okay, so paano naman kapag CC na yung ating i-consider, no?